Alright, what's up mga paps? And panibagong video na naman, review natin yung Miosol Eye natin. So 10 months ko na siyang ginagamit. And before we start, mga paps, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka kung may mga bago akong upload. So yung odometer ng Mio ko is 9,416 sa 10 months ko na gamit. Oh my God! Wow! Okay naman gamitin yung motor. Hindi pa naman ako na ano nito, na aberya. Umulan, uminit, kahit malayong biyahe, kahit ibiyahe ko siya ng 2 hours kulang pahinga, kaya niya. Minsan nga 3 hours kaya niyang dalhin kung saan. So subukan natin yung arangkada. Sa arangkada, okay, naka-top speed ako nito ng 115. Yung preno, okay. Yung preno niya, so yung preno nito is hindi na stuck, Pyto na siya. Pyto brake show sa likod, and then sun rating sa harap, sun rating brake pad, and yung shock sa harap is tuned by AV Moto. And yung spring na gamit dito is Aerox spring. Aerox spring. Bibili lang ako ng pagkain ko, and then continue natin yung review. Chicken McDo with fries. Spicy. Sorry. Spicy wing part, ah. Teka po, may wing part or spicy? Kung walang spicy, original lang, basta wing part. Basta wing po. Opo. Meron po sa spicy na wing. Check na lang sir sa monitor kung tama yung order. Okay po. First window na lang po for the payment. Thank you. Thank you. Thank you.
So yun ano, yun yung setup natin ng motor natin. Naka T10 na headlight yan. And 10 months na tong motor. So yung andar nya okay pa. Malinis. All stock to all stock pero na top speed ko to ng 110. So may gas-gas na din. So yun, worth it ba to bilhin sa 2020? Kayo na umusga guys. Napatak to ng 110. Top speed 110. So kalkal puli siya. And so yung mga ano ko rito, disc nya okay pa. Yung mags. So may mga kalmot-kalmot ng pusa. So, test drive natin ulit. Ikot-ikot tayo sa BGC. Kayo na, musga kung ano yung takbo. Kung worth it ba siya sa 2020 bilhin. So, yung driving style ko dito is barubal ako mag-drive. Kumbaga, aggressive. Di ako tumatakbo ng mabagal dito. Parating matulin. So, nadala ko na ng Pangasinan. Binayay ko sa ng mga 200 kilometers. One way lang yon. So, balikan. Almost 300 kilometers balikan. Mga nakabalik ako, mga 4 na balik, siguro 5 balik. So last time dinala ko rin siya ng Angeles. Angeles Pampanga. Binahay ko nung yung Angeles Pampanga 2 hours lang. Nagamit yung motor na to. Pero may mga tropa na nagsabi na 4 hours daw yung biyahe nila. Sa akin 2 hours lang. So ayun, worth it nga ba siya bilhin this 2020? So kung may mga comment kayo, please comment down below. Pwede nyo akong tanungin kung anong experience dito sa motor na to, kung okay ba siya. So yung shock nito, first issue nya is shock. Nagpalit ako ng shock sa harap. Although hindi man nagpalit, pina-tuning ko lang tsaka pinalitan ng aerox spring kasi tumutukod. Konting kahit preno ka lang tukod na. So sira yung diskarte mo sa braking. Cornering mo mahina. Madali kasi sumimplang. So panoorin nyo sa mga previous vlog ko kung hanggang saan nga ba inabot tong motor ko.
kung hanggang saan siya napunta, kung sino-sino yung mga hinahabol nito. So kung kayo may bago kayong motor, huwag niyo isipin na agad kayo mag-upgrade ng makina, upgrade ng muffler o tambutso. So hindi po 'yan yung dapat niyo unahin. Unahin niyo yung shock preno. Yun yung mga pinaka-importante. Comment kayo kung anong mo-comment nyo, anong yung mga magandang upgrades. Ako ayaw ko ng mga yung formang upgrades, yung di mo naman kailangan, basic lang. Pero pag magsabayan, iiwan ka pag sabayan na kayo. Kaya nito, bibili ka ng gold bolts. Magkano yung mga gold bolts na yan, mga yayamanin na yan? At kung binili mo ng shock, pinatuning mo yung shock mo, edi maganda yung takbo ng sasakyan mo. So basic lang. So yung ginagamit ko na lang is dito, hindi na ako gumamit ng Yamaha. Yung Yamaha lobe na yan, parang masisira yung makina ko. So yung ginagamit ko dito is top 1 na synthetic. Kahit anong langis, basta synthetic. Kasabayan niya, Honda Click. Yan, yun yung mga kasabayan nito, yung mga kakompetensya niya, Honda Click. So, basic na yung arangkada nito. Ilang segundos lang yung 80 dito. Basic pa rin. So worth it nga ba siya? So comment kayo down below.
yun guys, yun yung quick review natin sa Mio Soul Eye natin. Kung worth it nga ba siya, bibili na ngayong 2020. So comment kayo down below. Alright, please like, share and subscribe to my YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka kung may bagong uploads. Alright, thanks for watching.